So, hello no and welcome back po muli sa ating munting channel. So, for this video, balikan natin itong crazy ants, no? So, last time is, in-introduce ko sa inyo to. So, marami nagtatanong about this game, no? So, tatry natin sagutin yung mga questions niya, no? Well, ang common questions talaga is kung, play to earn ba to? Play to earn siya, kung free to earn ba siya, no? Well, actually, hindi siya totally free to earn, no? Pero makakapaglaro ka sa kanya and makaka-earn ka, makakakuha ka ng tinatawag natin na, for example, is makikita nyo dito sa package, ito yung hinahunt natin dito, no? Tinatawag nilang loot box, no? Loot box or loot boxes. Bali yan ang i-hunt natin, no? And then, pwede ngayon, pag in-open mo yan, makakakuha ka ng mga gantong bagay na meron nakalagay na matik na ganyan. Ibig sabihin yan is pwede mo siya ibenta sa market. So, ayan, nakabenta sa 4.42. No? Depende sa stats, no? Pero kung ibebenta nyo yan, usually, mabilis mabenta yung mga ganito sa 0.2. So, magkano lang yung 0.2? So, sabihin ko na sa inyo na hindi naman siya totally ganong kalakas maka-earn, no? Nag-i-enjoy lang ako sa game, no? So, for example, bibenta mo lang siya ng 0.2. 0.2 matic. Is 7 pesos lang. So, nasa 7 pesos lang, no? So, nakabenta na tayo niya ng dalawang beses na eh. So, 0.2 ko lang, no? Ito, tinaasan ko ng konti kasi madami naman yung stats niya, no? Anyways, tingnan natin kung mabibili siya, no? So, question niyo kung free to earn to or play to earn ba siya or free to earn? Well, hindi siya free to earn totally, no? Pero free to play siya. Malalaro niyo siya ng as freely, no? Pero, kailangan niyo kasi tinatawag nila ng ants, no? Click mo itong C. Click mo yung roll. Makita nyo itong ants. Meron tayong isang NFT na ant, no? Kailangan mo itong NFT na ant para ma-mint mo itong mga loot boxes. Itong loot boxes na to is makukuha nyo lang to, for example, sa dungeons, no? Punta lang kayo dito sa dungeon. Ayan, kay Master Bright. So, dito pa lang ang kaya natin, eh. Dalawa itong dungeon, eh. Ito yung medyo mahinahin, na. Tapos dito, medyo malakas na. Baka dito na tayo makakuha ng mga kulay blue na ano. Mga gamit, no? Kasi puro green ang nakukuha ko dito, eh. So, for example, pasok ka lang dyan, E. So, dito ka lang sa dungeon, no? Dito ka nakikita sa game na to. No? Dungeon ka lang ng dungeon dyan. Makaka-encounter ka dyan ng kalaban. And then, mag-auto battle yun. Ang layo ko na nga pala dito, no? Na-farm ko na kasi to. Ayan. So, auto battle yan. Nakalimutan ko mag-replenish yung HP natin. Pero malakaya naman natin yung patayin. So, ganyan lang ang battle niya, no? So, yan, panalo tayo. So, yan, pag napatay mo, may loot kang makukuha. So, i-click mo lang yan. So, ayun, nakakuha tayo ng CRD. Ano yung CRD? Ito yun. Ito parang donut na to, no? Saan mo gagamitin yung donut na yan? Para sa HP mo yan. Pag wala ka ng HP, click mo lang yan. So, magre-replenish yung HP mo, no? Ngayon, pag nandito ka sa dungeon, nakita mo itong SP na to is 14 of 50. So, 50 times ka lang pwedeng maka-encounter dito ng mga ants, no? Pag wala ka ng SP, so hindi ka na makakapasok dito sa dungeon para mag-gather ng inyong mga loot box or itong items, no? Ngayon, ang experience ko dito is swerte na ako makadalawa akong green na box sa 50 SP, no? Usually po, karaniwan isa lang, eh, no? Tapos, kanyari, nakakuha ka na niyang loot box na yan. Ngayon, kailangan mo nga yung tinatawag natin na NFT na ants, no? Kasi imi-mint mo yan. For example, identify mo muna yan. Well, amura lang naman ang bayad, no? So, ayan, kailangan mo ng pang-gas fee. Nakita nyo, 2 pesos yata yung gas fee, kung di ako nagkakamali. So, yan. Item successfully minted. So, antayin lang natin yan ma-open. Ngayon, proceed tayo dito. Sabalik tayo sa game, no? So, ang question siya is, paano nga, karaniwan na tinatanong is yung, paano pag low HP na, no? Gagamitin nyo nga itong parang donut na to, itong CRD na to, no?
So, bawat pasok mo sa dungeon, bawat patay mo sa kalaban at nag-loot ka, minsan makakakuha ka doon ng CRD at ng item, itong mga loot item na to. Ang gagawin mo ngayon dyan, pag wala ka na talagang CRD, kasi tayo, ang dami pa natin CRD, is punta ka dito kay ano, bartender. Click mo yung E, and then ibenta mo. For example, ibenta mo yung mga hindi mo kailangan yan. Ang tetrade mo yan for CRD, yung 20 CRD o. Oh. So, hindi ka mauubusan ng CRD. Sa una, parang short ka sa CRD, pero pag nag-progress ka na dun sa game, is okay na, no? Well, ang ginawa ko dito is bumili muna ako ng mga NFT equipment. Ito. And then, nung nakakuha ko na mas malakas-lakas, so, ibinenta ko na ulit pabalik. So, babawiin lang natin yung pinauna natin. And then, ang ano nga lang dito is kailangan yung tinatawag na NFT para makapag-mint kayo. Punta tayo dito sa ano, marketplace. Yung sa mataas na yan. So, ito yung mga tinatawag natin NFT na ants. Filter natin. Ay, hindi pwede filter, no? So, ang lowest na makakabili kayo dito is, eto, may 9 matic. So, yung iba is medyo mataas na yun. May 9 matic lang, medyo mababa na. Mababa lang siya. Oh, may 8 matic din, oh. So, magkano yun kung bibili kayo ng, ano, na isang ant na NFT nyo? So, 300 pesos din, no? Sa 8. Ay, hindi. Matic to PHP lang, baba? 8 pesos? Mataas ba matic ngayon? 39 pesos pa lang matic ngayon. So, ayun nga sa 300 na. So, mag-i-invest kayo ng konti kung gusto nyo. Siyempre, mas malakas yung bibili nyo na ants, mas maganda, no? Kasi kagaya tayo, actually, hindi naman tayo talaga bumili, no? Binigyan lang tayo ng NFT. Kaya, ang binawi ko lang is itong mga equipment na ito, no? Ayan, no? Filter natin yan sa kulay green. So, ayan, no? Ang baang bentahan is nasa 0.14, 0.13, 0.03. So, depende sa stat effect nitong ano. Ayan, pag madaming stat effect, mas mataas. So, ganun lang ang style nito. Hindi ganun kataas yung magiging earnings mo. Pero, pag nakakuha ka ng loot, pwede mong ibenta. So, enjoyin mo muna yung game. Magpalakas ka ng konti. Makakuha ka ng mas, ano, palakas ng palakas yung ano mo. Kumbaga, pag nakakuha ka ng magandang, pangit mo ano ko. Makakuha ka ng magandang parts, ipalit mo. So, use natin to. Ayan, nakakuha ko antenna. Ito na siya, yung na-meet natin. So, ito yung VPN. Ay, maganda siya. So, 46 live steal, 4.72 fight back. Ito yung maganda yung fight back. And then, combo, evade yan. So, kung maganda-ganda yung stat na yan, pwede, either pwede mong gamitin or ibenta mo, no? So, since meron tayong isang NFT, use na natin yan, tapos ibibenta natin itong isa. So, ganun lang ang style, no? Tapos ibibenta mo lang yan. For example, try natin ito ibenta for... Pero maganda yung stat nito, eh. But siguro try natin ibenta for ano, at least 0.3 lang siguro. Let me sale. Lagyan natin sa 0.35 naman. Para hindi naman masyadong ano. So ganito lang pagbibenta. So may ano yan, may gas fee din. So wag lang kayo mag-expect na malaki talaga yung kikitain nyo. Pero kung kayo is may malakas na ant siguro kayo at nasa mataas na dungeon kayo. At maganda yung loot boxes doon kasi may depende sa rarity. Siguro kung maganda yung rarity niya, mas mataas ang makukuha yung ano. Kumbaga mas mataas yung may bebenta nyo. So ang gas fee niyan is 1 pesos. So binenta mo ng 3. 0.3 pala 3 tuloy. So 11 pesos. So meron kang, kung mabibenta siya is meron kang around 10 pesos. Or 9 pesos lang, ganun. So, ganun lang ang style niya, no? Free to play siya, pero yung earning niya is kailangan nyo ng, ano, ng ants. Para makapag-mint kayo. Importante itong ants na to. Kahit anong klaseng ants ba sa NFT, para makapag-mint kayo, no? Ngayon, in terms naman dito sa SP, dahil 50 SP lang to, nagre-reset to daily. So, pag kinlink mo yan, pwede ka dito mag-stake ng ants mo, kung marami kang ants, para dumami yung SP mo. Yun ang pagkakaano ka. Staking ant NFT into SP purifier to produce more SP. So, mas madami kang beses makakapasok. For example, try nga natin. No? Un-equip natin to. And then, stake mo. Ayan, pwede mo siya stake. No? Kaya lang, baka hindi ko siya ma-un-stake.
So, hindi natin siya magagamit, no? Kumbaga, pag may extra ka na lang siguro, ant, or bili ka ng kung gusto, bumili ka na medyo mura-mura na ant, kung gusto niya lang mag-invest, no? And, remind ko lang sa inyo, hindi malaki yung ano, kitaan dito, ha? So, kumbaga ako, nilaro ko to kasi nag-i-enjoy ako dun sa dungeon niya, no? Mahilig ako sa mga loot-based na ganun, yung makukuha mo na lang sa box-box, etc. So, total, ano lang naman to? Excuse me, 50 SP lang to. Once na wala ka ng SP, so, pwede ka na magpahinga. So, daily lang ang gagawin mo dito. So, ganun lang ang earnings dito. So, may, kung may iba pa kayong questions, is feel free na lang, no? Mag-leave kayo ng comments sa baba. And then, i-recommend ko rin sa inyo na sumali kayo sa Discord server nila. Kasi dito sa Discord server nila, marami silang pag-giveaway. No, marami silang pinamimigay na ano, ay hindi pala kita. Join kayo sa Discord server nila kasi marami silang yung mga pa-event-event. So, bibigyan, either bibigyan kayo ng Matic, NFT. Ngayon yata may nagpapamigay sila din ng NFT. Join lang kayo sa Discord nila. Iwan ko yung link sa baba. Or nandito rin sa pinaka-website nila. Nandito yung Discord link nila. Ito, nasa taas. Andito dito yan. Open na natin dito para makita nyo, no? Ay, naka-open. Naka-redirect ako sa ano eh. Ito, continue to Discord. So, ayan. Dito, makikita nyo ang dami nilang... May marami, marami silang pa-event dito na babasa ko kung masipag kayo mag-ano, yung mag-sumali sa mga gantong event-event. Makakachamba ka sakaling makachamba kayo. No? Makachamba kayo ng pre-NFT sa kanila. Ay, ito, giveaways pa rin sa giveaways pala. Ayan dito, ayan o. Dito, makikita nyo kung ano, sali na lang kayo kung gusto nyo. So, join lang kayo sa Discord nila. Kung trip nyo yung game at nagustuhan nyo naman, ako nagustuhan ko siya, simple lang siya, very cute. Ayun, dami rin, kita nyo, dami rin players. So, lahat yan players. Pwede ka rin makapag-PVP dyan, invite mo sila kung papatulang ka nila. Huwag ka lang makachamba ng malakas. So, patay ka, ano, talo ka. Mer, so, ito yung dalawa yung map nito, ha. So, dito lang tayo nagpa-farm muna kasi mahina pa tayo. Ito yung isang map, ang lakas dito, hindi ako makatagal dyan, patay agad ako. So, sayang na sa sayang yung donut ko, no? Kasi pag naubos yung HP mo, hindi naman magre-replenish yan, eh. Kakakailangan mo kumain ng donut. So, ganun lang ang earnings dito sa game na to, no? So, hopefully, na-gets nyo or naintindihan nyo, no? So, one lang, free-to-play siya, pero yung free-to-earn niya is hindi. So, kailangan nyo ng NFT, isang ant. Yan, kung bumili kayo ng isang ant, kung gusto nyo talaga, para ma-mint nyo yung mga boxes, yung nakuha natin na boxes, no? And then, sesell nyo lahat yung mga item nyo na ganyan. Pwede nyo ibenta yan sa marketplace, no? O, automatic yan, asthmatic nyo na matatanggap yan. And then, ano, basta makita nyo may ganyan na, ano, polygon na, ano, ibig sabihin yan, bentable yan. So, pwede nyo i-trade, I mean, i-buy and sell yan dito sa marketplace, dito sa taas yan, dyan. No? Anyways, yun lang. Hopefully, nag-enjoy kayo at naintindihan nyo, no? So, thank you ulit for watching and see you ulit sa next video natin, no? So, bye-bye.